Magandang umaga po sa inyong lahat! It's me again, si Mima Alicia nyo! Ay, kamusta? Uy, mga minamahal, grabe yung eksenang ganap kahapon! Grabe, sobrang daming balita! Simula dito kay Alice Go, simula dito kay Harry Roque na na-cite and contempt sa dalawang taong umamin sa krimen, nakasabwat si Digong, tas yung Neda, naku po! Medyo panis na nga lang yung kay Padilla. Pero mga minamahal, despite na napakadaming issue kahapon, meron po akong gustong i-emphasize. Kasi mga minamahal, eto na nga! Nakatanggap na po si Bato de la Rosa ng email galing sa ICC. Hoy, totoo po yan mga minamahal. Nakatanggap na po ng email si Bato de la Rosa galing nga po sa International Criminal Court. At halata mo mga minamahal yung kanyang takot, yung kanyang kaba. Nung natanggap niya nga po itong email ng ICC. Alam mo ba to? Naniniwala pa rin ako sa kasabihan na you can run, but you cannot hide. Pwede mong takasan itong mga ginawa mong problema, pero hindi ka makakaligtas. Pwede ka lang tumakbo, tumakas ng tumakas, pwede mong gawin yan, pero hindi ka makakaligtas. Dahil hahabulin at hahabulin ka ng batas. So ngayon nga po mga minamahaloy, totoo yon, inamin ni Bato de la Rosa. Pero ang nangyari kasi ganito, in interview ni Admar, itong si Bato de la Rosa, doon nga po sa channel nila na SMNI, diba, sunod-sunod yung pasabog. So ngayon, nung in-interview, itong si Bato de la Rosa, inamin niya. O, ba't ba tayo nanonood ng SMNI? Kasi mga minamahal, yung SMNI kasi, yan po yung attack dog media ng mga Duterte. Diyan sila naglalabas ng sama ng loob. Tingnan nyo, itong si Bato de la Rosa, hindi nag-iisip ng maayos. Yung statement niya na yun, pwedeng gamitin yun ng prosecutor galing sa kanya. Kasi, in the first place, pwede siyang magsinungaling eh. Kasi diba kailangan sa due process, sa due process, mapatunayan ng prosecutor na nakatanggap nga ng tawag dito, opportunity to heard itong si Bato de la Rosa. Nakatanggap siya ng ano, ng kumbaga notice, di ba, na binibigyan ng ICC itong si Bato de la Rosa na magsalita. Kasi yun naman talaga yung punto. Gustong kunin ng ICC yung panig ni Bato de la Rosa. Eh doon pa lang pwede siyang magsinungaling eh. Kapag kunyari sinilbihan siya ng warrant of arrest, pwede niyang sabihin na wala naman ako natanggap eh. Wala akong natanggap ng kahit ano. 'Di ba? Para marinig yung side ko. Puro lang yung nandito sa balita, mainstream ganyan. Wala naman ako natanggap galing sa inyo eh. Kaso inamin ni Bato de la Rosa na nakatanggap siya ng email. Tapos ang ginawa niya, in-skip niya. Yan yung sabi niya mga minamahal dito sa interview niya sa SMNI nung in-interview siya ni Admar. Totoo yun, hindi ako nagsisinungaling. Panood ko sa inyo yung ano, yung video mga minamahal. Tingnan nyo ha, panoodin ninyo to. Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator, maayong buntag. Welcome po muli dito sa programang Pulso ng Bayan ng SMNI. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Good morning sa inyong dalawa, Jade o Admar, o sa ating mga tigpaminaw. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, sir. At ito nga, nabalitaan namin na may email po kayong natanggap sa ICC. Kumpirmado na ito. Yes, yes. Meron, meron. Anong pong nalalaman ng email na po yan na mula sa ICC, Senator? Gusto doon nilang mag-interview sa akin regarding sa war on drugs. Ano naman po ang inyong tugon sa email na yan, na itong imbitasyon mula sa ICC? Eh, hindi ko sinagot dahil kung mag-engage ako sa kanila, that
would be tantamount to recognizing their jurisdiction over my person. So hindi ko sinagot yung kanilang email. Okay. Nakuha niyo na yung punto. 30 minutes kasi yan. 30 minutes yan, tsaka baka makapiray tayo ng SMNI. Pero, inamin nga, ni Bato de la Rosa na nagpadala nga ng notice ang ICC sa kanya. So, yung notice na yun, mga minamahal, stepping stone yun. Ay, hindi. Paano ba ito ipapaliwanag sa inyo? Part ng due process. Itong email na ipinadala sa kanya. Kasi ano yung layunin ng email? Di ba siya na mismo yung nagsabi? Gusto nilang ma-interview si Bato regarding dito nga po sa ICC. So, ano yung ibig sabihin ng ICC noon? Gustong makuha yung panig ni Bato de la Rosa. Yung side ni Bato de la Rosa. Kasi sila yung tinuturing na criminal suspects. Labeled na sila ng ICC as a criminal suspects. Sino-sino yun? No? Sila Karamat, El Delberto, diba? Albayalde. Oh, sino ba sa lima sila? Si Bato. Diba? Sila yung tinuturing na criminal suspects. So, lahat yung limang yun, gustong kunan ng panig ng ICC at marinig yung side nila. Kasi mga minamahal, itong ginawa ni Bato de la Rosa, siya din mismo yung naglaglag sa sarili niya. Pwede itong magamit again sa kanya. Kasi, siya na mismo yung umamin . Diba? Na in-interview siya ng napadalan siya ng notice ng ICC, pero hindi niya sinagot. Kasi parang kinikilala niya yung hudikatura ng ICC. Eh wala naman daw pong jurisdiction ng ICC sa bansang Pilipinas. Uulitin ko mga minamahal, walang jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas noong tayo ay kumalas. Pero meron po silang karapatan na mag-interview kasi nung naganap yung krimen, naganap ang war on drugs, yung peak ng war on drugs, miyembro pa po tayo ng International Criminal Court. Yan yung hindi maintindihan ni Bato. So itong kanyang sinabi, pwede itong magamit again sa kanya. Kasi pwedeng sabihin ng ICC, dinaan ka namin sa due process. Diba? Dinaan ka namin, binigyan ka namin ng notice. Eh paano pag nag-deny si Bato de la Rosa? Hindi, wala naman akong natanggap. Pwede nating iparinig to. Na sinabi niya na meron siya natanggap, in-skip niya lang kasi gawa nga ng walang jurisdiction. Diba? Hindi ka man lang nag-isip, Bato de la Rosa, pwede kang malaglag sa ginagawa mong to. Hindi ka man lang nag-isip nun. Diba? Laglag ka dito sa ginagawa mo. Laglag ka. Nabigyan ka ng pagkakataon na mapakinggan ang panig mo pero hindi mo ginawa. Binigyan ka ng notice pero in-skip mo lang. So wala kang rason kung sakali mang dumating ang arrest warrant, wala kang rason para magsabi ng magsinungaling. Kasi ikaw na mismo yung naglaglag sa sarili mo. Hindi ka man lang nag-isip. Diba? Tapos paulit-ulit mo sinasabi, a-attend ka kung ito ay Philippine Court. Lagi mo sinasabi yan, diba? Pero, sa Quadcom, hindi ka na naman dumalo. Hindi ka na naman dumalo sa Quadcom na kung saan ginaganap yung investigasyon patungkol nga po sa Pogo, sa crime against humanity, sa drug war ninyo. Sabi mo, you will recognize if it is only Philippine Court. Oh, ba't hindi ka dumalo? Tapos ICC, ayaw mo din. Saan ba yung gusto mo? Ano ba yung gusto mo? Yun yung tanong dito, mga minamahal. Kasi para kang nanggagago ng Pilipino . Tinatarantado mo yung sambayan ng Pilipino. Pasabi-sabi ka ng Philippine Court. I will face if it is Philippine Court. Pero hindi ka naman dumadalo. Iniimbestigahan ka pa lang dun, ha? Tinatanong ka pa lang. Ba't hindi ka dumadalo? Kahit pa paano ba to sana magkaroon ka ng yagbols? Ang tapang mo nga noon . Tapos ano yung sabi mo kay Trillanes? Go ahead! Go ahead, Mr. Trillanes! Make my day! Ngak-ngak ka ng ngak-ngak, ICC ka ng ICC. Kung gusto mo ikaw pa magposa sa akin, magsilbi ng warrant of arrest. Diba? Sinabi mo yun. Tapos ngayon, ano yung nangyari?
Bakit ganito? Ano yung nangyari? Nagigets nyo mga minamahal? Ano yung nangyari at bakit umi-skip ka? Tinatakasan mo. Pero mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, sinabi ng ating Department of Justice Secretary na si Boying Remulla na hindi nila pipigilan ang ICC na mag-imbestiga sa bansang Pilipinas. Hindi nila pipigilan. Pero hindi nga lang sila tutulong kasi wala na tayong jurisdiction, di ba? Pero hindi nila pipigilan na mag-conduct ng investigation ang ICC. So, kapag mapatunayan na yan, hindi naman sa ICC manggagaling yung arrest order. Ipapadala nila yan sa Interpol. Which is sa Interpol, meron po tayong, kasunduan sa kanila. Diba? Hindi pwede na sila lang yung, hindi pwede yung tayo lang hingi-hingi tulong, tapos pag sila hingi tulong, hindi tayo bigay tulong. Maybe sa ICC, wala tayong jurisdiction. Pero, dito sa Interpol, meron pa tayong sinumpaan. Sa ICC lang naman tayo umalis, di ba? Pero sa Interpol, hindi. Nako, bato. Tapos sasabihin mo, may pa-doble-doble ng sinasabi ang ating presidente? Sinisisi mo? Na walang isang salita? Eh kayo ba? Kailan kayo nagkaroon ng isang salita? Oo, kasi sabi niya, iba daw yung sinasabi ng ating presidente sa ginagawang hakbang ng Pangulo. Eh mga minamahal, kung usapan lang din ng isang salita, sino ba yung walang isang salita? Kayo. Kasi uulitin ko, ano yung sabi mo? You will face if it is only Philippine court. Oh. Diba? Dito, ginanap ang pagdinig. Dinidinig. Yung ginawa niyong kalukuhan. Nung panahon na talagang matikas pa si Digong noon yung pangalan ninyo. Diba? Tapos ano yung nangyari? Ano yung nangyari? Hindi ka nagpapakita? No show ka? Bakit ganun? See? Diba? Yun yung walang isang salita. So, yun po mga minamahal. Grabe, ang daming eksenang ganap kahapon pa. Sobrang dami. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.